Nasa kustodiya ng NBI si retired Major General Jovito Palparan ang itinuturong nasa likod ng pagdukot sa dalawang estudyante ng UP at isang magsasaka noong 2006. Ilang taong nagtago sa batas ang dating general na napabilang sa mga most wanted sa bansa. Makibalita tayo kay CJ Turida. Madaling araw kanina, naaresto sa Santa Mesa, Maynila ang tinaguriang berdugo, si retired Major General Jovito Palparan. Siya ang itinuturong nasa likod ng pagdukot noong 2006 sa dalawang estudyante ng University of the Philippines na sina Sherlyn Kadapan at Karen Empenyo at magsasakang si Manuel Merino. Mariin itong pinabulaanan ng retiradong general. Never akong nagkaroon ng feeling ng guilt. Gusto ko na talagang harapin yung kaso na yan. Yung palagi nilang sinasabi ng estudyante ng UP, hindi estudyante sila. Ginagawa lang nila yan to get sympathy. 3 to 5 years nang wala sila sa UP. Sa kabila nito, malakas pa rin ang paniniwala ng mga kaanak ng dalawang nawawalang estudyante na may kinalaman dito si Palparan. Nagtago kasi ito matapos ilabas ng korte ang warrant of arrest para sa kanya. Sabi niya, wala akong kasalanan. Bakit siya nagtago? Ibig sabihin, guilty siya. Paliwanag naman ng dating general. Nagtago siya dahil sa banta sa kanyang buhay. Ang feeling ko, pag ako'y nasa kulungan, helpless ako. And he could do something. That was my, maliman ako sa pag-isip, but that is my apprehension. Kaya nga ako nagpa-investiga doon because we were immediately accused na kaming nakakuha. Isang taong minanmanan ng mga otoridad si Palparan dahil sa paglipat-lipat nito ng bahay. Kahapon lang nakumpirmang tumutuloy siya sa Santa Mesa, Maynila. Magdamag na nag-surveillance ang AFP Naval Intelligence Group at NBI Organized Crime Division. Hindi naman pumalag si Palparan ng arestuhin. Sumailalim siya sa booking procedure sa NBI. Sa gitna nito, magkahalo ang emosyon ng mga kaanak ni Nakadapan at Empenyo. Masaya raw sila sa pagkakahuli kay Palparan. Pero hindi raw sila mapapalagay hanggat hindi pa nakikitang buhay ang dalawang biktima. Si Selin po actually, pero po wala akong pakiramdam kung ano man na ano siya, kung nasaan siya o buhay pa ba o wala na. Uh-oh. Pero bilang isang ina po na napili sa akin na si Selin ay buhay at siya po ay maibalik sa aming pamilya. Panawagan naman ng ilang grupo. Panagutin si Palparan sa mga umano'y ginawa nitong krimen. Kailangan din daw managot ng mga tumulong kay Palparan sa tangkang pagtakas sa kaso. Sa ngayon, hindi pa raw masabi ng AFP kung may military officers na kumupkop kay Palparan sa panahong nagtatago ito. Dalawang beses na napropon si Palparan sa ilalim ng panunungkulan ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Sa Oplan Bantay Line Arroyo, isinangkot si Palparan sa halos 60 insidente ng forced disappearances. 71 insidente ng extrajudicial killings, 5 insidente ng massacre at 14 na tangkang pagpatay. Pagtitiyak naman ng Malacanang DOJ, mananagot si Palparan oras na mapatunayang sangkot sa mga kasong isinampa laban sa kanya. He will be fairly treated and that he will be given a fair trial. Magkakaroon ng katarungan. Now that he's been arrested, he must now face the cases. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas.